Welcome back to our channel, My Music and Vlog TV. So, happy Sunday to all of us. Today may iba lang naman. As you can see, ayan. Ayan, naglalapot. Ayan. Kasi kapag Sunday, ang dami-dami kong ginagawa. Pero, ano ko lang, parang ayan ang ingay ng mga aso. Ha? Okay, may ingay dyan. Ayan. Parang gusto ko lang naman mag-share ng bago, ayan, new thing. So, by the way, ang natapos ko nga palang course is Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. So, marunong din ako magluto, ayan ha. Marunong lang, pero hindi rin magaling. Ayan ha. Today, nag-request kasi yung aking partner na magluto ako ng caldereta. So, gonna show you guys, ayan, kung paano ba magluto ng caldereta. Share ko sa inyo baka gusto nyo rin gayahin or gusto, baka meron sa inyo hindi familiar paano lutuin yung caldereta. Actually, matagal na rin nga akong matagal na rin yung last na nagluto ng caldereta. So, ayan, dami kong ginagawa. Meron na akong nakasalang dun sa washing namin. May mga unwashed dishes. Ayan. So, mamaya nang sabay-sabay ko na lang sila. But for now, let's go ahead and prepare all the things that will need it. Use, ayan mga vegetables, mga kineme, ayan yung ating papakuluan, ayan, kasi ako sa caldereta, yung iba kasi yata, I don't know ah, yung iba yata kasi diretso sautey, pero ako pinapa-boil ko muna, pinapakuluan ko muna siya ng very light, para kapag kasinautey ko, hindi na siya ganun katagal, tatagal, ayan, para yung sauce din is hindi matuyo, ayan, para madali lang lumambot yung baboy. So, paano? Tara lang. Tara lang ako nakatingin dito ba? O, dito ba? Ay, halika na. Ayan. I'm gonna show you guys. Ayan, huwag nyo pong i-judge yung laman ng rep namin. Ayan na. Nagtatabaan tayo kasi, ano, kain pa more. Ayan, bahay pa more. Ayan. So, I'm gonna show you guys tong laman ng aming rep. Ayan. So, ibabak. Ano yan? Ibabak ang pinaka sa nakapron kasama pa yung mukha akong malapad. Ayan. So, nailabas ko na pala yung baboy na kailangan natin. Ngayon, nakababal siya sa tubig kasi galing siyang pizza. Unahin natin yung FIFO tayo, first in, first out. Unahin natin yung mas matagal ng stock kasi kahapon lang ako bumili ng ibang vegetables dito. Pero yung iba kasi is natirang stock nung nakaraan pang pagbili ko. Ayan. So, ito na lang unahin natin. Ayan. Kailangan natin ng carrots. Ayan. Nahugasan ko na itong mga tabago ko ni Ref. Ayan. Bell pepper. Tsaka potato. So, pwede na siguro sa atin yung isang small and isang large. Ayan. Kasi may timer yung rep namin. Para alam mo kung matagal na siyang naka-open. Ayan. Ayan, ito yung rep namin. Ayan, daming anik-anik. Kasi yung anak ko, ayan, yung kid ko, mahilig magkakain, pero minsan hindi niya nauubos. Nire-rep na lang. O nangingi ulit siya ng kakainin. Ayan, binibigyan na lang namin. yung hindi niya nauubos. So here, meron na tayong mga nakahandang and mga gagamitin natin. First thing, meron akong, kasi ang caldereta, ayan ha, sige, taas natin ang kanda, ayan. Ang caldereta po kasi is pwedeng beef or, kasi makakatingin, ang caldereta kasi is pwedeng beef or pork, but what I've used is pork po. Ayan, say hi, Pen. Hi! How about cheese? Cheese? What do you want? Ayan, wala kasi yung partner ko, kami lang magkasama dahil nagpa-registered siya ng, ano ba yung RFID? Ayan,
kasama niya yung aking brother-in-law. So, kaming dalawa lang nandito. So, mabalik tayo sa pagluluto. So, ayun nga, meron tayong pork. Ito ay rib part or ano, ang brisket yata yung tawag, ayan. Pero, I don't know kung yung brisket na tawag is para sa beef lang, ayan. Para saan yung course na tinapos. Yeah, kasi matagal na talaga akong di nag... di nahinto din sa pagluluto since ano nga nasa BPO industry ako. Nagluluto ako pero ano hindi na ako ganoon ka-familiar sa lahat ng mga terms. Ayan yung mga right na tawag, yung mga tamang terms. Ayan. So ako kasi lutong bahay na, lutong bahay. Ayan. Siguro kung babalik ako sa field ko, I have to review. Ayan, madami akong dapat reviewin. Pero, eto nga, mabalik tayo. Ayan, na-chika tuloy. Mabalik tayo. Meron nga akong brisket or rib part ng pork. Ayan. Ibaba natin yung camera ulit. Ayan, and then, sabi ko sa inyo, gusto ko kasi siya pinapakuluan. Yung iba yata talaga yung sotay. Pero ako, pinapakuluan ko siya. Ayan. So, lalagyan natin sa, ayan. Sa kaldero na may tubig, syempre. At pagpakuluan ng walang tubig, ha? Ayan siya. Ayan, umiyak yung mga aso. Kasi kala nila kakain na sila. Ayan, and then... let's go to our dirty kitchen. Kasi meron po kaming dirty kitchen. Try ko. Hey! Hihihihi! Labas, labas, labas! Come on, come on. Ang hirap maging isang dakilang ina. Ito po yung aming dirty kitchen. Kasi nag-decide kami na sa labas namin dapat yung aming stove. Kasi para hindi mag-dark yung aming kisame. And dirty kitchen kasi likod bahay. And itong part na to, hindi pa namin siya naparenovate. Hindi pa kami nakapagpintura dyan. And may, ayan. Pero ito, is okay na. May pintura na. And ito, mga pinagawa lang namin to. Kasi madami kami ng dating gantong kahoy. So ito yung, ayan, yan yung aming dirty kitchen. Pinagawa din namin to. Ayan. Kasi parang ang cute. Kasi ang dami, sayang kasi yung kahoy. Sayang yung kahoy. Ayan. Ayan, parang nagluluto ako. Merong nakasal lang. Ano ba nangyari dito? Ayan, may nakasal lang ako. Kasi automatic naman ako. Ayan. Mabalik tayo sa pagluluto. Ayan, halibot ko na rin kayo sa aming dirty kitchen. Dirty siya kasi. hindi siya ganun, diba, as is, na pag-loob, sa loob ng bahay ka magluluto is, ayan. Nandun na lahat. Pero kami, nag-side kami na sa labas. Ayan, sa labas. Sa labas kami nagluluto. So, ito na nga, yung sabi ko, magpapakulo ako. Bubuksan ko yung... ayan. So, iwan. Dapat natin ito. Aray ko. Lagyan natin ng pala, nakalimutan ko. Pag nagpapakulo pala ako is naglalagay ako ng ayan. Hello sa ano, tigawat ka sa baba. Ayan. Naglalagay ako ng konting asin. Ayan. Ayan. Para merong lasa po. Para merong lasa yung ating pork. Ayan. Kasi yung pinagpakuluan na sabaw, yun na rin yung gagamitin natin sa tubig mamaya. Ayan. Para may ano ka na ha. Para hindi nagagamit ng pork cubes. Yung iba kasi di pa nakakontento sa ibang seasoning nila. Nagpo-pork cubes pa sila. Ayan. So ngayon, pasok na ulit tayo. Ayan. Kasi maghihiwa naman tayo ng ating mga kailangan. Yung mga gulay. Hiwa lang. Hindi nyo nakakita. Wait lang.
Ayun, pwede palang ganun. Yan. So, ayan. Nanamang na natin sa buwan. Mga sabulas. Bawang sibuyas. Aray. 1. Ako, medyo madami ako gumamit ng bawang sibuyas, ganyan. Kasi mas nanonood kasi na. Mas nanonood kasi yung lasa kapag madaming ganito. Hindi mo na masyadong, hindi mo kailangan gumamit ng lechin, ganyan. Kasi pang palasa kasi diba yung benchin. Ayan, siguro tama na yung tatlong malalaki na ano, na sibuyas. Ayan, ginaganto ko siya para mas madali siyang mabalatan. Hi, baby. Say cheese. Just behave ba? Say, it's just you and me. Wala si daddy. Mommy has to do it, love. Para may pang-premiere tayo. Uy, okay na yun, uy. Shhh! Oh! Ibigun ka kasi amay bawang. Mag-wash ka na doon ng TV. Dali. Let's put it in here. The next is the onion. Yan. I told you. Smelly dito. Natakpan mo yung ilong mo eh. Mag-i-stay ka naman dito. Aso? So, after kong maghiwa ng sibuyas, susunod is bell pepper. Okay? So, after ng bagong sibuyas is bell pepper. Ayan. Tatanggalin natin yung mga buto, syempre. Ayan. Kailangan malinis muna. Wala nang lamang mga puti-puti yung loob. Mga buto bago natin hiwain. Ang cut nga pala ng mga vegetables sa kaldereta is medyo malalaki. So ganito ko kalaki hihiwain itong bell pepper. Ayan. Ayan, nakikita nyo naman siya. Then next is carrots. Ayan. Gamit ako ng peeler sa pangbalat kasi mas madali siya. Ayan. Ayan, tatanggalin natin yung mga balat-balat pa. And then, chop na natin. Ganun din yung chop para sa carrots or carrots. Ayan, medyo malalaki din siya since pangkaldereta ito. Ayan. Ganyan siya kalalaki. Ayan. Pangalawang carrots. Balatan ulit natin. Ayan.
Kaso medyo parang lambog na to dahil nung nakaraang grocery pa namin to. Ayan, kumuha ako ng bagong carrots. Ayan, minabalatan ko na ulit. Kasi yung kanina parang hindi na siya pwede. Masyado ng lamog. Ayan. Then, after balatan, ganun ulit, chop na. Ng medium size. Ayan. Medium size. Ayan, nabulol pa tayo. Ayan na, medium size dapat yung pag-ano sa kanya. Pag-cut. Ganun kapag pang-kaldereta. Then, next natin is yung mga patatas or potatoes. Mamagkita ako ng peeler para mas mabilis mabalatan. And then, di maiwasan minsan kasi yung mga potatoes, meron siyang mga ano, parang alam nyo, yung mga bilog-bilog na dots na malalalim yung hukay sa patatas. So, after ko nitong magbalat, kukut-kutin natin yung mga circles, ayan, na hanggang medyo-medyo tumagos dun sa loob. Yung, ano niya, ayan. Para malinis, para walang mga soil, ganyan, wala na mga balat-balat ng patatas. Ayan. Make sure ko talaga na walang natitira. Ayan. Nugasan ko ulit. Then, chop. Sa patatas, ganun din. Medium size, since pang kaldereta. Ayan. Ganyan sa kalaki. Ayan. Meron ako dong, ano, container na may tubig. Ayan. Plus container na may tubig. Kasi yung patatas, madali kasi siyang pangitin kapag wala sa tubig. So, kapag magluluto kayo at may patatas, make sure nyo na after nyo siyang i-chop, kung hindi naman siya agad-agad idadirect na lutuin, is meron kayong container na may lamang tubig, ayan, para dun nyo siya ilalagay para hindi agad mangingitim. So, ayan, nakatapos na tayong mag-hiwa ng mga vegetables. Yung patatas, yung carrots, and sibuyas, bell pepper, and bawang. And, syempre, huwag kalimutang maglinis. Ako kasi, bago mag-start, magluto, dapat lahat nakalinis na. So, next, ayan, magsusotay na tayo. Ang ginamit ko is butter, but this is optional. Pwede namang mantika lang. Ayan, tinutunaw natin yung butter, maigi. Dapat yung apoy is medium lang ha, para hindi agad sunog yung lahat ng ilalagay nyo sa kawali. And then, inuuna ko is sibuyas. Ayan. Sibuyas yung una-una kong ginigisa kasi madali masunog yung bawang. Ayan. Hintayin lang natin until maluto. Kasi ang sibuyas, kapag lutong-luto siya, is manamis-manis yan. And, wait lang natin. And then, ang susunod natin dyan is yung ating bawang. Next is yung bawang. Ayan. Okay. Yung mabuti. Wait lang natin na maluto. Ayan. Susunod natin is itong bell pepper. Ayan,
din natin ng maigi ang bell pepper. Kasi ito, ito ang mas magbibigay panlasa, magbibigay ng lasa sa ating kaldereta. Ayan, huwag kalimutan ang bell pepper. Pinatiktik ko na yung pinakol ang baboy kasi yun yung susunod natin ilalagay. So, okay na to. Ayan, ilagay na natin yung ating baboy. Siguraduhin natin na masasangkot pesta ng maayos. Ayan, para lumasang mabuti sa baboy yung sibuyas, bawang, at bell pepper. Halo-haloin para yan ibabaw at makasakas. Ayan, saka na ng mga skin, saka na ng mga balat-balat ang bell pepper, bawang at sibuyas. Ayan, tapos make simmer at konti, ayan, para manuot ng lasa ng boundless bell pepper sa baboy. Tapos, maya-maya, isusunod natin din yung sabaw kung saan ginamit natin. I mean, di ba napakulo tayo kung ano yung baboy? Kung ano yung ginamit natin na tubig na pinagkuloan yan. Pinagkuloan natin baboy. Yun din yung ilalagay natin dito sa baboy. Yun na yung magiging pinakasabaw ng ating kaldereta. Natin yung sabaw. Ito yung pinagkuloan. Yan, pinagkuloan itong baboy. Yan yung gagawin natin yung sabaw. Yan. Diba? Yan. Dahan-dahang ibuhos. Ayan. Perfect. May sabaw na. Ayan. At ang susunod natin gagawin dito is medyo pakuloan. Then after, sunod na natin yung ating mga vegetables para lumambot din sila. Dahil kumukulo-kulo na ta, ayan, pwede na rin natin isunod na ilagay yung ating carrots, so, or the carrots, ayan, carrots and patatas, yan na yung susunod natin ilalagay. Ayan, so, atin ang italbo ang carrots. Lumambot ang patatas kasi sa carrots. Pero, nauna lang siya. Kaya maya sunod na rin yung patatas. Ayan. Sunod na natin yung patatas. Ayan. And then, hayaan lang hanggang sa kumulo. Ayan. Hayaan lang hanggang sa kumulo ito. At lumambot itong ano, itong carrots.
nakakaloko, diba, nalagyan ko na ng salt yung aking pork. So, tama na ako doon kasi may gagamitin tayo na seasoning for caldereta, which is meron na siya talagang panlasa for caldereta. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Kulo-kulo na siya, ilalagay na natin yung ating special na pampalasa. Ito ay ang Mamacita. Ayan, caldereta. Ayan, caldereta mix yung tawag. So, walang mahirap-hirap na ang pagka-caldereta. So, itong Mamacita is caldereta mix, pwede-pwede itong mabili sa supermarket, sa grocery, ayan, sa tindahan. Sa inyong mga cookie. Ayan. So, pag nag-ano na siya, boiling na talaga siya, ilalagay na natin ang Mamacita caldereta mix. Ayan. So, ako kasi, kapag ganito karami, nilalahat ko, iniubos ko yung isang sachet. Pero it depends po sa inyo, sa panlasa ninyo, kung anong best ng panlasa ninyo. Kasi, hindi nyo na siya kailangan lagyan ng kahit ano. Asin, veggie, kasi ako di ako nag-veggie, ayan. Di nyo na po siya kailangan lagyan ng iba pang pampalasa dahil nandun na po lahat sa caldereta mix ng Mamacitas, ayan. Pati yung lapot na gusto ninyo, pwede nyo po siyang gawa ng paraan. It depends po sa inyo. Pag gusto nyo mas malapot, siya mag-simmer, kumulo para matuyo-tuyo yung sabaw. Kung gusto naman po ninyo ng masabaw, dagdagan nyo lang po ng tubig. Ayan. Huwag naman po yung parang ano na, swimming pool na to. Ayan. Kasi masarap yung sakto lang. Hindi labis, hindi kulang. At may ganong pa. Ayan. After, isayaan lang natin mag-simmer or kumulo hanggang sa lumambot na yung patatas at carrot. Kasi yung bubble natin is malambot na dahil pinakuloan naman yung ayan, so kalas boto. Ayan, mas masarap kumain. At yan, that's it. Hintayin na natin siyang maluto. Ayan ha, as you can see. Ayan, okay na siya. Luto na. Kain na na. Nakapagluto na po tayo ng caldereta. Ayan, nakapagluto na tayo ng caldereta. Ha? Ayan ha. Nakapagluto na tayo ng caldereta ngayon ha. Ayan, hagado-hagado ang lola niyo, ang ati niyo. At ang dami kong ginagawa, maglalaba pa ako. magsasampay pa ako. Kasi, ayan, binabad ko muna sa in-stop ko. Ayan, pinost ko yung aming
washing para mababad muna siya sa downy kasi medyo nag-ulan-ulan yan. Mabalik ako dun sa kaldereta. Itong kalderetang vlog na to eh, no? Kung saan-saan lang lumi ko. Ayan. Pero, ayan, sa iba ko pang vlog, tatry ko pa na mas i-elaborate, ayan, yung kwento ng buhay ko. I mean, ayun, lagi kasi minatatanong kung meron na akong vlog na about sa akin, sa pamilya ko, sa buhay ko, ayan. Dahil kasi nung maliit pa kasi yung channel ko, hindi ako ganun, hindi ako nagbablog talaga kasi baka wala namang, hindi ako nagbablog ng pang sarili ko dahil baka walang manood. So, minimake sure ko na kapag nagbablog ako, may napupulot kayong aral. Like, kagaya nito, nagbibigay tayo ng kaldereta, ayan, konti-konting share ng aming mga yung dirty kitchen, ayan. Yung itong aming ang tawag dyan, dining area, during dining area namin. Yan. Yan yung dining area namin, na makalat, kasi nga, hindi pa ako tapos maglinis. Ang dami-dami ko kailangan gawin, ayan ha. Saan ba ako nakatingin naman? Ayun pala kayo. marami pa ako kailangan gawin, so that's it muna for this vlog for today. And happy Sunday ulit sa ating lahat at God bless you all. Ayan ha. See you on my next vlog. Bye!